Grabe, napakaganda po mga katropa. Tingnan nyo naman po yung ganda ng bundok, yung ganda ng bukid. Kaya nyo ba magtira dito? Yung as in dito kayo magtitira. Tingnan nyo naman po kaganda ng lugar. Diba? Yan po yung mga lugar, yung mga ganitong lugar, ang talagang kainahan ko eh. Kung papipiliin kayo na magtira sa may kubo na yun, kakayanin nyo kaya. Tingnan nyo naman po, napakaganda. Sa bagay, alam naman natin na mahirap ang buhay. Tingnan nyo naman yung bayabas. Ito lang yung bunga. Alam natin mahirap ang buhay, kaya isang kadalasan, mas pinipili natin manirahan sa Maynilaan kumpara sa mga ganito kagagandang lugar. Pero kung ikaw ay masipag at sanay ka sa hirap, tapos yung ganitong lugar lang, sigurado ako magiging masaya ka na basta kasama mo yung mahal mo sa buhay. Tingnan nyo naman po. Sumingot kayo ng sariwang hangin. Daman-daman nyo yung sariwang simoy ng hangin kumpara sa maingay na syudad ng Maynila. Tapos tingnan nyo yung daming bunga ng bayabas na pagdating mo sa Maynilaan, bibilin mo pa. Pero dito, tingnan nyo naman. Magtanim ka lang ng palay, mag-alaga ka lang ng hayop, sigurado mabubuhay ka ng matiwasay basta masipag ka. Pero syempre, meron mga ilang nakatira sa probinsya na walang sarili lupa, kaya pinipili nila na umibang lugar katulad ng Maynila para mamasukan. Pero kung ikaw ay may sariling lupa, talagang mas pipili mo talaga manirahan dito sa bundok. Napakaganda. Isipin nyo na lang kung kailan natin aakitin yung tuktok ng bundok na yan, para malaman natin kung ano yung laman ng gubat na yan at ng bundok na yan. Ganda, no po? Pero syempre, hindi natin palalagpasin yung pagkakataon na hindi tayo kumain ng bayabas. Yan. Naalala ko nung bata ako. Ayan, kahit kayo. Ito yung masarap sa bayabas. Maniba. Napakasarap ng bayabas. Tapos tingnan nyo po yung ganda ng lugar. Diba? Napakatamis ang bayabas. Napakasariwa. Tapos ang daming bunga. Talaga may enjoy mo yung pagkain ng bayabas. Naalala nyo yung hilig nyo dati, nag-una ngayon tumalon. Napakasarap, napakaganda ng lugar. Dito mo mararamdaman yung tunay na kapayapaan. Tingnan nyo naman. Sobrang ganda. Grabe. Tapos, may mumulot kayo ng suso. Kumakain po ba kayo ng suso na yan? Kung tawagin yan sa amin sa probinsya, dito sa amin, susong papa. Hayaan nyo sa susunod, hahanap ko naman kayo ng susong mama. Tapos ito, naranasan nyo yung bata kayo na maglalakad kayo sa gilid ng sa pilapil ng pitak, di ba? Habang kumakain ng bayabas. Napakaganda nyo ka. Maganda sana nito kung may kasama tayo, yung hindi tayo nag-iisa. Sana sa susunod na pagbalik ko dito sa kubo na yun, may kasama na tayo. Ang ganda. Sa susunod na balik po dito, sasama ko ang buong team. Punta kami dyan sa kubo na yan, dyan kami mag-stay. Papasukin namin yung bundok na yan. Mabuti natin ituktok. Alamin natin kung ano yung mga pwede natin makuha dyan. Ayun pa mga katropa, uwi na ako. Baka gabihin ako. Ayun yung sasakyan natin. Maraming salamat po sa patuloy na suporta nyo sa team ng Soto TV 10, sa team ko, at syempre sa Soto TV 10, at syempre kay Kuya Baruts. Ayun po, lagi kayo mag-iingat at God bless po.